Father God in heaven, kami ni Ginoo nagaduol kanimo karon nga tagna. Nagahangyo nga ikaw makiguban kanamo o Dios sa among pagsimba diha kanimo sa espiritu ug sa kamaturan. Bless Ginoo nga among singkasing ang among Ginoo mga nahuna. Nga among Ginoo isentro diha Ginoo sa paghimaya sa imong ngalan ni kapuno. Ug gawas kanimo wala na kami lain Ginoo nga daigon. Ikaw lamang. Bless sa mga pulong, ang mga pagkatunan, tabangin Ginoo ang matag-usa na ang mga minsay, o Diyos, sa iyong mga pulong, ang mga pagkatpaton sa pagtuon, hindi manusukot ngayon sa kinauyukan sa mga galaman na mong tamdan sa mga pinapuhi sa adlaw-adlaw matanan. Bless Lord ang mga iglesia, dire sa Sinawilan. Bless ang iyong mga kanakan, ang mga kabataan, mga yakibo Lord, mga katawan Lord, ang mga kapit, panalangin sila Ginoo sa iyong mga langit Lord. Ang atua karong mensahe nga isugutan, God's way versus man's way. Pamaagi sa Dios patok pamaagi sa tao. Ang atuang teksto na sa 2 Kings chapter 5. So, 2 Kings chapter 5, dito na siya basahon. If you are going to read from that chapter, maybe you will cry. Kung sagit ang himo sa Ginoo, diha niya ng baong chapters. Verse number 6, it says, and he brought the leper to the king of Israel, saying, now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. So ang ari sa ginatawag na to, puloy-anan ni Naaman, ang ari sa Syria, nagpadala siya sulat sa hari sa Israel. Kunya, ang unod sa sulat, ingon niya sa verse number 6, kung madawat din mo ni sulata, ingon niya, ang akong alagad nga si Naaman, akong ipadala niya kanimo, aron ayuhon siya, gikan sa iyang sangla. Verse 7. Sa nagbasa ang ari, diri nga verse number, verse 7, diri ko nakahilak, no? Kay pagdawat sa ari, ug iyang gibasa, and it came to pass when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, am I God? Am I God? So when he read the letter of the king from Syria, na ayun siya naman from leprosy, in which nasayod sila, sa unang panahon, ng sakit ng leprosy, dili ni siya matambalan. Why kayuhan eh? Sa gibasa niya, am I God to kill and to make alive? Ako ba di ang Diyos na pwedeng mumatay o mumuhi o mga tao? So kumbaga ba, naasaya ang ginatawag na ito, kahadlok sa maong sulat sa hari sa Syria, kay tingali o di niya maayo, patyon sila o birahon sila sa Syria. In this time, ang nasod sa Syria, bahit ni siya nga nasod, ining mga panahon na mga kaigsuna. Sumuna nga ingon niya, Diyos manay ko, that this man that sent unto me to recover a man of his leprosy, wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Kita ra jud mo binta, nangita ra jud mo og gayon, aron makigira kanamo, aron pakigbatukan kami. Because in his perception, he is not God. He could not heal the impossible thing. Pero ang pan question ng diri mga taigsunan, kulangan og pato ang maong hari na naialagad sa maong nasod sa Israel na pwedeng muayo sa mga sakit ginaagi sa tabang sa Ginoo. There was a man in Israel. There was a prophet in Israel that he could pray to God and heal the diseases of the people sa ilang panahon. Verse number 8. And it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes. Kadungog siya. Nga ang hari iyan ang gigisi ang iyang sinina. Nga nagpasabot kini nga frustrated ang hari. Nag-uul siya, nagsubo siya. So pag-gisi, nagkadungog si Elisha, he had that he sent to the king saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Anong imuman ang gigisi? Nga anong kumbaga pamingon nga, kulagi na, kulangit pagsalig sa Diyos. Kulagi na, nga di-gib mo tuo sa Ginoo.
nga ang Dios makahimo sa mga imposibleng mga buhat. Pakabuhat ang Ginoo sa mga kahibulungan mga butang. Nga ingon niya, let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Paniya, aron masayod ang Syria, na nay propeta sa Israel, nay alagad sa Israel, alagad sa Dios, nga kayang ayuhon ang maong sakit sa gahom sa Ginoo nga ilang gituuan natin. Let him come to me. Paniya sila sa kuwa. So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. At to rin itong si Naaman. Atong tanawon eh. No? Now, do you remember the story of Jesus and his friends in John 11? Si Jesus, hingamigo ni Jesus. Saan asa ni ngita ni kamigo? Pero bisag hingamigo, nagya po yung gustong maaway ni Jesus. Tama yung lugar niya. Tingnan sa Bible, si Jesus, kita laing agianan, makasibat lang sa mga taong gusto mong patay niya. Pero yung amigo, kina si Jesus. Naa siya yung mga close na mga amigo sa John 11, si Mary, si Martha, o si Lazarus. Karon, for human understanding, Jesus is late about 4 days. Si Lazarus, nagsakit si Lazarus, o namatay. Dilubong na. Dilubong niya. Lain may lubong sa audio kay kapuso na itong napkin, noo pa, panaptos. Napkin may tawag nila na, no? Hindi, itong napkin niya. Kuhan, naglain na yun, no? Negative connotation. Isa ka rin ka ng table nga, kuhan, napkin niya may tawag nila, kinutang sa imong paa. Naglain na connotation. So, baluton sila panaptun. Baluton, unya, butangan na sila pahumot. Usa, ibalog sa tunganan nila. Nga, butangan, bato. Si Lazarus, sakyos ba itong nungo? Si Lazarus, 4 days na namatay. 4 days na ang ginubong. So in human understanding, Jesus is late about 4 days. Kaya, alam na ito verse, number 17. Then when Jesus came, dito sa balay nilang Martha, sa balay nilang Mary, sa balay nilang Lazarus, mga magsuon man sila, he found that he had lain in the grave 4 days already. Na dito, 4 days na. Kunya ingon ni Martha, then said Martha, unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Kumbaga, Lord, 4 days late na ka. Kung naaalang unta ka, Lord, hindi nang mamatay ako soon. Kaya nabalo ko, Lord, na kaya ni mong ayun ang mga sakit, kaya ni mong tambalan, bisan unsa klasya sa sakit. Kaya nabalo ko, Lord, na kung naaalang ka, why daw tang may tabo sa kong isoon na si Lazarus. Baga, Lord, safe na ka? That's a human understanding. But in God, ang gitanaw sa tao nga pamaagi, dili sa Dios nga pamaagi. Gusto sa Ginoong ipadayag kung unsa sa kagamanan. Gusto sa Ginoong ipakita sa ilang tanan nga adunay Jesus nga kayang mubanaw sa tanang mga tao nga nangamatay na. Ya, sa ilang mga lunganan. Muna nga sa John 11:25, ingon ni Jesus said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, that though he were dead, yet shall he live. Ako ang pagpanaw, ako ang kinabuhi. Bisan sila nga magdugan ako, bisan sila mamatay, mabanaw sila. Muna nga ingon ni Jesus Christ sa John 11, Lazarus! Come out from the tomb. And then ang Bible lagay ngon, nagawa si Lazarus. The power and the way of God to prove that there is God na kayang mubanhaw sa mga patay, mga Diyos. Now, taraw na itong profile ni Naaman. Who is Naaman? Kinsaning si Naaman? Tingnan niyo, iyo kay profile si Naaman. Dai negative and positive. Ang positive, Naaman is a great man. Dako nga tao ni. Kung kita dako nga tao, ako di pula kang tao. Diret na wila si sa nakong tao ni. Sa nila nga kong tao. Pagpunta sa kong tao, unsay ato ang standard dire? Sa tawanon?
inila. Yan, inila nga, gamon ko inila nga, dako, inila lang nga, termina siya hukom, termina sanal, inila. Pero may utak inila, when it comes to, well, money, na, when it comes to possession, na, utang na daw, siya ba ang mayor? Siya ba ang gobernur? Siya ba ang kapitan? Siya ba ang kutsihan? Mayulog kami nila. Considered as great man. Takong tao na. Hello. Huwag kayo nang pinunta nga. Grisanta mga on. Grisanta na lang. Tao. Bantay mo na. Kayo na nga on dito. Mga Grisman, gobernur, ano ba? Sa tawanan ng pagtanaw. Grisanta. Ta. Ako pataparon ko kan. Doon ko makusok. Da, mag tinutikot na na mga on. Ano na itong hipin? Pastor, hindi pastor. Hindi lang yun, pastor. Dapat pastor. Kakamisan lang yun. Tapat ko dito. Ano ang tanong dito mabusog? Kurang mag... Gita-gita nyo kung asa itong lamisa nga. Murat, nindot, singkuran ba? Pag dito rin dito, sir, dito na ito. Kaya pag dito ka, murat. Kami kay pamirahan ni mo ba? No? But, kabantay mo kinana nga, itapan mo gagong tao nga, paano? Murat, malaki ang imuhang pamina ba? So, Naaman is a great man. Another positive, paano thing, Naaman is honorable. Honorable. Sige, biyata, kadungo ka niya karon. Ang atuan speaker karon na Christmas party, walay lain kundi si honorable Mayor Janel. Bitango, maluli. Mana, honorable? So, dili ini, madungka ni muna honorable sa taong kuyaw. Si Naaman, honorable. Gitawag pagit siya man in valor. You know what is valor? Ang valor, buta sa bot, anong itan, buta nga to, sundalo tataran. Naka-inkwentro ta, pag-gira na to, ako lang man ang nabuhi. Ako lang ang nabuhi. Pero hurot sila tanan, ang ka-inkwentro. Ako'y award, anak. Award, anak, my day of the Lord. Isog, no? Isog. Mighty man of the Lord. So, naakay ka na ang kitaw, medal, the Lord medal. Sumutong sa 44, nato, kada isa nila ato, nato sila yung medalya nga, balor, na medalya. Galing, nasawi, kanilin sila. No? So, kinil si Naaman, nani si man of the Lord, puto gabot, gaganigira ang Syria sa unang panahon. Kasawa ni mo ng Bible, sa the Bible, dili lang dili sa kings, kaabigira ang Syria. Pero sa matay, gira, sa panahon Naaman, pagdaog din sila. Kaya kung wala sila nagdaog, patay na ni Naaman. Wala nagdaog. Pero nagdaog sila. Muni nga ang Bible ni Ingon, Naaman is a mighty man. Inisog ni na tao. Sugot mo rin isod o gram. Hindi tayo magdagong. Sorry, mga tao. Sige. Mas makare, nagdagong. Isog ni, kuyaw ni na tao. Man in Belor. Dapat yung yanggingon, riding chariot. Chariot? Ang chariot sa unang panahon. Ang makasakay, ani ang kuyaw lang ang tao. Hello? Chariot, murag sa to, ani ron, mga presidential cars. Ha? So makasakay o limonsin, ato lang mga kuyaw ang mga tao. Pero kita, limusi. Kita ka nga na lang, kasakay na masakirana na. So, sila, riding in chariot. Ang sakyanan ni Naaman, mga kaisunan. Pero ang yang negative, leper siya. Hello? Leper. Nasa leprosy. What is leprosy in those times? Ang leprosy sa unang panahon, dili ni siya matambalan. Ikamatay ni sa tao. Una, ang tao, bingon karon balag, way, kwarta. Basta may laglawan. Tama ba? Hello? Tagaan ka sa kamilyo, nakay cancer. Supot ka? Oh, nakay sa kamilyon. Gaan ka cancer. Nakay dawat niya sa kamilyon? Baya, tonla na lang ta. Di mo na. Ganuman, kabalo ka nga ang sakit. Nga cancer, di na mayo. Dawat na lang sa tabang sa Ginoo. Amen? Kaya Ginoo, bisa cancer, kaya mga ayon sa Ginoo. Nga na may cancer kung sa Bible na di siya kambalan. Si Haring Hezekiah. For 15 years, nabuhi pa si King Hezekiah. Sick unto death man to. Huwag yun yun, pero sick unto death. Cancer to, kung sa to, wag ka rin. No? Sakit man, mga kamatay.
Sulipir! Kwartahan, kuyaw nga tao, pero naisang la. And then spiritually blind. Butagin siya sa kamatoran. Butas siya sa mga pulong sa Dios. Butas siya, hining mo pagsipag, pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan. Mone ang tao nga siya naman sa iyahang kaugalingon sa nagkanyabuhi pa siya hining panahon. Negative niya, he is a leper, he is also spiritually blind. Ang record, verse 1. Now Naaman, captain of the house of the king of Syria. Muli, pagtingon sa hari, ganino nga. King, wanto ko kuan Israel. Magpakuan ko, patambal ko dito kay ang akong asawa na siya maid na taga Israel, nasayog siya nga na eh. Kita daw dito sa Samaria nga kayang mo ayog sakit. King, ano ba ko dito? So nga rin, grabe og tahod ang hari. Sulat tayo siya. Kasi lang, magpadala kong sulat sa hari. Sa Israel. Padataan ko ng sulat. Nga, inikanto ni mo, dawaton ka, unya, padataan ti ka kwarta. Padataan ti ka o kwarta sa imong pagbiyahe dito, pagdala po mga tao, padulong sa Israel. So, grabe, og tahot sa hari sa Syria. Nga naman, ang profile ni Aman, the captain of the host of the king of Syria, napalitin ito yung captain, no? Was a great man with his master. Great man. With his master. Yaw ka na eh, ang Syriang pinakakuyaw sa una po. Panahon niya, siya'y pinakadako yun na tao sa iyang sa hari. Pinakakuyaw. And honorable, because by him, the Lord had given deliverance unto Syria, he was also a mighty man in valor, but he was a leader. Ang problema lang kay Sanglahon. And the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Aman's wife. And she said unto her mistress, would God, my Lord, were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. So that's the profile of Naaman. Great man, mighty man, and then honorable, morning, ingon sa walang sulatan. Captain of the host. Okay, napanasa. 4 to 6. Tawa na to. Okay. Now, pag-abot there is the verse number 9, so Naaman came with his horses and with his chariot. So, nice chariot. And stood at the door of the house of Elisha. At so, dito, tiyaw ka niyong pagitaon, you know, si Elisha. Ang propeta, sige pangita, mga kaigsunan, aron maayo lang sa sakit. Muni ang sakit, bisan asa, ang taong magsakit, bisan asang, kuan, kung spiritually blind ka, bisan asang nanambalan, at kita. Hello. Pero kita na Christian, bisan asang doktor, maato kita, amen? Maayo lang ta. Hello. Ito eh. Asa man ka nga, nagsakit, nga dili lang siya magtambal. Oh. Naman kung iba hindi magpatambal, pero ang tinuwit ana, siyang kasing-kasing magpatambal siya. Galing lang, dili lang siya ganano siya magpatambal, kay way kanta. Pero ang tinuwit ana, na ang mata ko sa kapangita yung taong ban, ginatawag ato matambalan siya. No. Atong karon, paspasan. God's way is to wash 7 times in Jordan River. Asa man ang pamaagi sa Dios dito? Ang pamaagi sa Dios nga si Naaman tinanglan maghugas siya sa Jordan River for 7 times. So ingon ni Elisha, okay, Naaman, adto ka dito sa Jordan River, panghugas dito for 7 times. That's God's way. Ha? Tanato verse 10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times. Nga lakaw sa Jordan panghugas dito 7 times. And thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Maayo ka. That's the way of God. Nga maayo ang maong tao pinaagi sa paghugas dito sa Jordan River for 7 times. Siguro salong siya. Isa. Saka na po siguro. Na 7 times. Saka na po. 7 times. Kaya ganyan sa Ginoo manggod, kini 7 number. Tingon pa nila, this is the perfect number. Gano man? At ano po bumuha itong kang Joshua? Di palibutan nila?
6 days. Libot niya ika 7 days. Sana po 7 times sila nga bakteriyo. So 7 number of God according to 1, no? So study, that's the perfect number of God. So 1 and 7. 7 times. Siguro pag sa halong ikalima, bingon si naman na ito. Tunawa, oy. Bita. Adi ba yun? Or ikaburta siya nga, magwanta. May tagkaisa lang. Magwantang baho, bong patay din eh. Siguro kung nireklamo, adi ba yun? Kaya ang sugo sa Ginoo was in Jordan River 7 times. Kapitugid ka, misis. Mansway. Man's way, that's God's way. Ang pamagi sa Diyos as a tao is to wash the better water. Better. Better. Water. Buta sa buta, ang pamagi sa tao, di ko maghugas siya sa Jordan River. Pilti mo na hugawa. Kanagang limpyong sapa. Ha? Kanahon na rin ingon ni Naaman, ha? Yung pamagi. But Naaman was what? Was gross. Grabe niyang kasuko. Grabe niyang kapungot. Ngayon niya, and went away and said, behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord in his God. Sabi na ko, karang pagdoon na ko niya, ilihans ko niya, na, Lord Jesus, ayuhan ni Lord. Kuha, Lord, ang leprosy. Leprosy, bahawa. Wala, yung rona. Ba kayo yung ingono? Stand and call on the name of the Lord is God. Happy na ako. Gawas na sa balay. Unya, pagtindog siya dito, iya ko ka na, kampuan ko niya, tawagon niya ang Diyos, mayo ko. Purat na, nakuna-una niya. So that's man's way. Hello? Lay, utok-utok ang tao. Lay, pamaagi ang tao. Pero ay nun sa Ginoo, go to Jordan River. Wash 7 times. Nakuna-una niya. Ilihan siya. Napag-ilaing pangunahunan niya. Yan pa mag-ilaing. And strike his hand over the place and recover the leper. Tawa, ilihan siya. Ano di ba? Lord, ang leprosy sa mga tiil, sa mga lapa-lapa, kuha ka, Lord. Huwag ka nga kini. Dino po sa ulo. Lord, ang leprosy sa ulo, kuha ka, Lord. Huwag ka nga kini. In the name of Jesus. Sabi nga, dinanang pamaagi. Sabi, pamaagi unahunan naman, no? Napay ang pamagi. Lapagin yung pamagi. Are not Abana and Parpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? Nga. Kadagang lindot sapa. Kadagang limpyong sapa. Nga nung biyakyon sa Jordan River? Why? Ingon siguro siya? Tinibas-abas ng tao. Kadungog po siguro ko. Ingon po siguro ko. Ako si Elisha ba? Igras naman sa, pero naman kayo koan. Naman kayo ka lang. Leprosy. Naman siguro na ako. So, ay, nalang ulo na aray mo. Di basta-basta. Kaya ang kuan punto ka ron, naakay leprosy. Naakay ginatawag na itong sangya. Delikado na. So, pero, pagi siguro niyang nona, bakay, nang rason man siya, may dagang maayong sapa. Niya? May I not wash in them and be clean? Dito, unta ko, aron malimpyo ko. So, he turned and went away in a rage. Ra, ulit na! Laro nito anaw. Siguon ta sa Jordan River. Abi man ako ilihan sa. Abi man ako ananaan sa iyang kabot ang akong leprosy na maayo ko. Paliguon manoon ta sa Jordan River. Ulit na! Ulit! Ulit! Suko! Kung liidayon ko sila ulit. Dito maayo mga kaigsunan. Tanaw na itong line pamagi sa Ginoo. God's way is to heal the leper through faith. Kaya man ito sa Ginoo na toon. Hello? Pero nagbase ang Ginoo sa tao. Pwede man ito. Pwede man ito. Ilay siya, ina, uli, dito, ayun na ka. Pwede man ito. Pero kay tanawon sa Ginoo, asa juga nga mo salik sa iya. Asa ka nga mo tuho sa iya. Hello? Because healing comes through faith. Ang pagkayuhan maabot, pinaagi sa imong pagtuo. So God's way is to heal the leper through faith. Naman, tuwi. Ngayon na, verse 13.
Ang gani gana sa servants ba nga butan ba nituos Ginoo? Kanawa verse 13. Nituos Ginoo rin? And his servants came near and spake unto him and said, "My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather than when he says to thee, 'Wash and be clean'?" This is faith. Nya father, naman, sir. Kung ingon ni siya sa propita, kung ingon ni sa lagad sa Diyos, tuwi, palalakaw niya, maayo ka. Pero, nako, muwag, maayo ka. Was and be clean. Hello. 14. Then went he down. Ito o na po siya. Okay. Verse 13, this is the faith of his servants. But verse 14, this is the faith of Naman. Kaya kung wali mo ito, mingol siya, na, ikaw di akaligo. Paglumos na. Lita, kung wali mo ito, oh. Pero pagkadumog niya, nituo siya. Mingol na sa verse 14, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan. Salong niya. Salong na po. Tuma, salong for 7 times. And then, according, now this is the faith of Elijah, Naaman. This is the faith of Naaman. According to the saying of the man of God. Hello. So, nagwa siya for 7 times, according. Sumala, so nito na. Anawa makiksunan. God's way is to heal through faith. Ang pamahagi sa Diyos o pag-ayo sinahagi sa Hail the leader. Pinahilan yun ang pagtuo at pagsalig sa Diyos. And yun sa Bible, amazingly, and his flesh came again like under the flesh of a little child. And he was healed. Wow. Mura daw little child? No. Bata ba? Nagpanit si bata? Hindi mo nagpanit ni Carlito? Panit ni Carlito, gaspang? Panit sa bata, 13 years old. Hello? Because that's the Lord's way to heal the leper through faith. Have faith in God. Man's way. Last one siguro. Man's way is to pay God's healing power. Pagpamagi na po sa tao, bayaran niya. Pagkaon sa Diyos. Sa pagkayo. Okay, ayaw niyo po, bayaran din ka. Hello? So, even sa verse number 15, and he returned to the man of God. Itong to the Jordan River. Balik sila to Skilaysan. Balay. At kabayo man. Balay po kayo. Ito kabayo. Tirik-tirik ito. So, nagkabayo sila. Balik sila nito. And then even sa Bible, he and his old company. And huwag yun iulit una ba? Na sir, una lang ba sir? Ayaw naman ka sir. Okay, okay. Una ka nga. Nakukuning tao si Naman. Uban. So niuban sila with all his company and came and stood before him. And he said, "Behold, now I know that there is no God in all earth but in Israel. Now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant." But he said, "As the Lord liveth, before whom I stand." Hitting verse 16. Kang Elisha na ni. "I will receive none." And he urged him to take it, but he refused. Nga nung wakad nung idawat ni Elisha, hindi mo't pasabot nga mga lagad sa Diyos, hindi mo dawat ng blessing. Naon ang panahon. Hello. Kadawat ni sila. Pero nga nung wakad idawat ni Elisha, this is God's leading of Elisha. Nga ang pamaagi sa tao, di ligyo pwedeng himugong pamaagi sa Diyos. Kaya kung gidawa ito niya, maguna-una na puntos, ilay asin naman, naotan awa. Ayaw kong ikailan ako. Kamu, magpatapal mo, ay yun mo, kalimut bayan. Kaya kung di mo bayan, hindi ko mayo. Pwede na po itong rumo nilang, ilang mason, mga kaisunan. So, wag yun gidawa. Ha? Wag gidawa. Yun sa Bible. Tapay laing man's way. Si Naaman, ang iyang pamaagi, bayaran ang kayuhan niya yan nanton. Wa gidawat ni Elisha.
Karon si Gehazi. Gehazi. Ang pamaging Gehazi dawaton. Hello. This is man's way. Kasi sayang ato. Pira na. Naging bato pa. So give him the Gehazi. Gikukot. Ayan po. Nagdagan dyan. Nagkabay. Okay. Di man po pwedeng magbaklay siya. But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman this Syrian. Is not receiving at his hands that which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Yung pamagi, mag-uwan dito siya, pabayad dito siya. Bukod niya. Verse 21, so Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him. Chariot ang isang Naaman. And said, Is all well? Kan, ay sarili siya anak atong kwan? Or is well? O, idiot? Nag-re-idiot? All is well? Is all well? Okay lang itong tanan? O, bukod na ko ka. Diyan lang yung wala siya, chaman. Bukod man. So, pag-abot niya, 22, and he said, All is well. My master has sent me. Hello? Isugo ba siya ang Elisha? No. That is the way of Gehazi. That is man's way. Oh, you have to pay. You have to pay the healing of my master Elisha to your leprosy. Pit! Marag mo niya ang Gehazi mga kaigsunan. Pari! Muna yung pamagi. Behold, even now, there become to me from Mount Ephraim two young men of the sons of the prophet. Give them, I pray thee, a talent of silver and two changes of garments. Bungat pa. Yari mo yung totalis. Of two garments. Yawa ni Gehazi, no? Sige ba na siyang Elisha? And then, ingon sa 23. Murat, tulong yung siguro laway dyan eh. Kaya ingon sa 23. And Naaman said, Be content. Diba na rin, no? Be content. Take two talents. And urge him, and bound two talents of silver and two bags, with two changes of garments, and lay them upon two of his servants, and they bear them before him. Pag uli dito, tingin po risunan ng kawana. Pag uli dito, tubang siyang Elisha. Pag tubang ni Elisha siya, Murit na po. And he said unto him, With not mine heart, with thee, with the man, turn again from his chariot to meet thee. Is it a time to receive money and to receive garments and oranges and vineyards and sheep and oxen and men servants and men servants? The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee and unto thy seed forever. Went out from the presence a leper as white as snow. That's man's way. Because God's way, dili bayaran ang kaon sa makayo. Amen? Amen. God is a powerful God. God's way na maayo sila, pinaagi silang pasto. Kung ang pamaagi sa tao, bayaran ang gahong sa Diyos sa kayuhan. That is not God's way. Okay, sunan. Because Elisha wants na ama know that there is God in heaven na alagaran o ilhon sa pinagod sa kami. Final challenge. What are your ways now that you have not submitted to God's will? We can check ourselves before the Lord. Unsa kay pamagiya nga ato ang gimuhimo lang? Unya dili dani nga iya sa Ginoong pamaagi. And we think nga kining ato pamaagi iya gyapon sa Dios. Lord, this is your way. I know that this is your way. How much do you know nga tanang imong pamaagi karon iya ginasugod? Kung kana siya imong gisabutar sa pamahagi sa Dios, but nasabot mga kaigsunan, you are doing the Lord's Bear in mind
that God's way is always success and victory. Di kita malimot ani, kanunay na itong butang sa itong nauna, bisan pa sa itong mga singkasing, ng pamaagi sa Diyos, kanunay magmadinaw success and victory. God's way versus your own ways. So if you have any way, any ways on your own, you have to check it, or you have to put it into this ginatawag na to scenario. God's way versus your own ways. Pamaagi sa Diyos, battle. Ang eksunan, your success and victory. Father God in heaven, salamat sa tulong, salamat na ama na ayo, tumugog sa iyang pagsuo, diyan kanilang, imong pamaagi o Diyos, at naayuhan iyang himo sa iyang ginabuyo sa Lord, wala gitanaw sa Diyos, o wala nimo gitanaw Ginoo, ang amua Ginoong yutanong pagkatao, kundili, ang imo lamang gusto o Diyos, na matuman ang inyong kagalingong pamaagi, tungod kay ang imong pamaagi, Lord, para ugan kini sa tanan na nagsunod ng inyong pamaagi. Bless, Lord, na bless siya din sa Sinawilan. Bless din ang among kinapuhi. Alay din ito sa Sinawilan. Amen.